Kamusta mga katoto? Ito ang version ko ng barber's cut. Fade haircut pa rin po ito. Pinakauna sa lahat, dapat nasa isip nyo na yung haircut na gagawin nyo sa customer. First step mga katoto, number 3 guide muna. Buong gilid, hayaan nyo na muna yung crown area. Yung taas, huwag nyo na munang isipin yun. Tapos ang pag-clipper, patikwas dapat ang tirada para pakapal siya, para maganda ang fade. Makikita nyo na parang mayuka. Hayaan nyo na muna yun kasi ipapantay lang naman natin yan. Bali, ang guide dyan is yung supply. Pwede rin naman gamitan yan ng gunting, pero sa video ito ay ginamitan ko po yan ng supply. Supply po yung guide ko bilang pagpantay po niya clipper, kasi mas madali pong gawin yun eh. Yan, next po ay 0, wala na pong guide. Balikin po yan sa pinakababa. At ikos po dapat para sa susunod na guide eh, hindi mahirapan mag-tape. Kasi yung pinaka nakikita yung kanto dun sa gitan ng gitna po yung tatanggalin. Para di mahirap tanggalin dun at patikwas. At yung angulo nyo dapat laging yung di komportable kayo, yung di nahihirapan para yung pitik ng clipper eh iisa lang. Pitik-pitik lang, pitik-pitik-pitik patikwas yung pinakababa. Hanggat maaari mababa lang. Dapat pare-parehas mula dun sa paikot para maganda yung pagka-gum. Next, number 1 yung sa may bandang gitna yan para matanggal po yung kanto yung sa gitna para mag-fade na siya. Ang pinaka-technique dyan yung kanto lang mismo, pitikin mo lang ng konti ng uno. Pitik patikwas, yun ang pinaka-sikreto doon. Yan, pitik lang patikwas, yung pinaka-kanto lang. Ulit-ulit lang. Pitik lang, paikot. Yan, gumaganda na. Nakikita na natin ang outcome. Bali, susunod dyan is yung pinakakanto sa bayan bandang taas. Yung po yung suklay na po yung gagamitin. Antayin po natin ang suklay. Bali, concentrate po kayo sa mga kapal. Bali, para maganda. Kung nakikita nyo makapal, suklayin nyo. Tapos pag nasuklay nyo, lalabas naman yun. Padaanin nyo yung paper.
linisan na natin yung pinakababa. 0. Sagad po yan, sagad. Next po dyan ay ahita na para mas maging detalyado, mas malinis, mas makikita na natin yung hangkat na maganda. Yung pinaka hairline lang para pagtubo ay masyadong halata. Mas okay kung gagamitin nyo yung imagination nyo pag nag-ahit. Yung pagiging artistic nyo. Yun ang pinaka-importante sa pag-ahit. Huwag masyadong lalagpas dun sa pinaka-hairline kasi puputi masyado. Pag tumubo ng konti, pangit yun. Yan, pinisako na muna mga katoto. Thinning scissor, yan po yung para lagaring gunting. Thinning scissor para madaling ma-stylean. Stylean. Kasi pagka thinning scissor, malambot po yan. Malambot, madaling pasunod din ng buhok, kaya thinning scissor. Yan, dapat pantay-pantay yung pagkakanipis. Mas maganda yun, pagpantay-pantay. Yung may dulo. Madaling sumunod.
Ayan, tapos na ang tinisisor, mga toto. I-style na po natin. Ginamit ko pong pang-style dito yung blower. Mainit na mainit. Kung walang blower, wax na lang. O gel. O ano yun. Kung nagustuhan nyo, mga katoto, palike na lang. Pa-subscribe, mga katoto, para sa mga susunod na video. Update po kayo. Salamat. Yun po ang aking version ng Barber's Cut. Barber's Cut with Style. Thanks for watching. Visit nyo na rin channel ko. Marami pa dun. Marami pang haircut dun. Please subscribe. Subscribe kayo, mga katoto. Salamat!